Hinde. Oh, puede. Ewan. Hindi lahat ng pagmamahalan may forever. Hello, bad first sight ako kay Victoria nung nakita ko siya sa isang fast food. Hindi ko na pinakawalan yung opportunity na yun. Agad na ako na ipagkilala sa kanya. Hindi daw siya marunong manligaw. Pero napa-oo naman niya ako after ng 2 months of texting and calling. Ayun, sinagot ko siya din sa same fast food kung saan kami unang nag-meet. Hindi lahat ng relasyon may happy ever after. 2 years ang tinagal ng relationship namin. Masaya naman kami. Pakiramdam ko that time, kami na hanggang huli. Naging busy si Joshua sa career niya nung nag-pick yung pag-aartista niya. At nagkaroon siya ng isang indie film. And then doon nag-start na halos nawala na siya ng time sa akin. Pero may mga tanong na naghihintay pa ng sagot. May nanligaw kay Victoria noong abala ko sa work. At nakita niya doon sa gayon na yun, yung time at effort na hindi ko nabigay sa kanya. Kaya mas pinili niya yun kaysa sa akin. Alam ko yung pagkakamali ko. Pero di ba dapat two-way street ang love? At kahit bagong taon na at marami ng relasyon ang singlamig ng simoy ng hangin, bibigyan natin ng bagong init ang mga pusong nanlalamig din. Kaya naman ang mga nagkawalay, muli naming pagtatagpuin. Ngayong araw, kilalanin natin ang dating magkasintahan na sina Joshua at Victoria para sa ultimate closure na dapat harapin. Is there a second chance in love? Hindi? Oo. Pwede? Ewan. Thank you so much, tropang Alexa. Joshua, samahan mo kami dito, Joshua. Welcome dito sa Hope, Joshua at Victoria. Bago ang lahat, siguro mas maganda kung magkamustahan muna kayo. Joshua, kamustahin mo na si Victoria. Musta ka na? Okay lang. Musta ka na? Ayos lang. Victoria, ba't naiiyak ka na agad? Matagal din po kasi kami bago magkaroon ng ganito, magkita. Yung chance na mag-usap na dalawa. Gano'n na kayo katagal na hindi nagkikita? Sa pagkakatanda ko po, almost a year na din po. Ah, talaga. Siguro mas maganda, Alex, pag-usapan muna natin kung paano nagsimula ang kanilang... Yung masaya. O yung masayang relasyon. Yes. Paano ba kayo nagkakilala, Joshua? Nagkakilala po kami sa isang fast food chain. Nung nag-CR siya, then nakasalubong ko siya. Akala ko sinundan mo siya sa CR. Nakasalubong ko siya, then yung opportunity na yun, doon ako nagpakilala sa kanya, and then hiningi ko na din yung number niya. Oh. Anong first impression mo nung nakita mo si Joshua, Victoria? Nung sinalubong ka niya sa CR? Nung nakasalubong ko po siya nun sa restroom, nagulat ako. Ganun po, tas yun. Hiningi niya number mo o yung Facebook mo lang? Yung number ko po. Binigay mo agad? Yes. Opo. Oh, ibig sabihin may ano na agad, may spark o may something. Pero sa 2 years ninyong relasyon, ano ba ang favorite part mo dito, Victoria? At bakit ka napa-oo at naging boyfriend mo si Joshua? Ayun po. Ano po kasi siya, malayo po kasi yung place niya. Ganun po. So talagang nag-e-effort po siya na magpunta sa bahay.
Ganun po. Tapos, andun po yung talagang sa buong araw, hindi po talaga pumapalya yung time niya para sa akin. So Joshua, nung gumanda na yung career mo, nawalan ka raw ng time kay Victoria. Ano nangyari? Actually, hindi naman siya nawalan. Kumbaga parang nabawasan lang siya. Kasi every time na pag may mga offer or pag may mga shoot ako na nakaschedule, alam niya naman yun. Kaya lang, pagkagabi lang talaga ako nakakapag-update sa kanya. And then... Ano nangyari? Parang nanotice ko din ng sarili ko na nawawalan na ako ng time sa kanya. Victoria, bakit ka umapot na talagang naghanap ka ng atensyon sa iba, hindi mo man lang inayos muna yung problema niyo ni Joshua? Ano po kasi yun eh, yun po yung time na halos sa isang buong araw po, ganun. Walang paramdam, ano yung nangyayari sa kanya. Nagte-text ka sa kanya. Yes po. Walang reply. Yes po, ganun. Tapos yun, yung guy naman po na yun is, kumbaga hindi ko naman siya expected. Kumbaga for kausap lang, ganun. So itong nanligaw sa'yo, naging kayo? Naging kami po nung after po ng breakup naman. So parang siya yung takbuhan mo ng problema mo. Kumbaga yung mga pagkukulang ni Joshua, ikinuwento mo dun sa guy na yun. Yes po. Alam ko, ang dami niyo pang gustong sabihin sa isa't isa. Kaya bibigyan na namin kayo ng pagkakataong basahin ng mga letters na hinanda ninyo at uunahin natin pakinggan ng letter ni Victoria. Hi. It's been 10 months since nagkausap tayo. Ang hirap mo titigan ngayon sa mga mata knowing na nilaban mo pa yung kung ano yung meron tayo. At ako naman na nagloko, bumitaw na lang ng basta-basta sa'yo. Kamusta ka? Gusto ko i-grab itong opportunity na to para humingi ng tawad sa nagawa ko. Kinailangan kong magkamali para ma-realize ko na hindi pala love yung nararamdaman ko para sa lalaking yun. Hindi ko pala siya talaga gusto. Naghanap lang siguro talaga ako ng taong makakapagbigay sa akin ng oras. May ipinagdamot mo noon. Masaya ako para sa career mo. Pero selos na selos ako dito. Kasi nakukuha ng career mo yung oras. Habang ako naman, eto, todo hintay sa text mo or update mo man lang. Naging marupok ako, Josh. Josh, kahit anong gawin ko, wala eh. Yung pagmamahal ko para sa'yo, nandito pa rin. Never nawala at hindi mawawala. Isang malaking sampal sa akin, yung pinilit mo ayusin, pero ako po itong may lakas ng loob para bumitaw. Alam ko hindi agad makuha ng isang sorry, yung sakit na ibigay ko sa'yo. Pero kung mabibigyan ako ng pagkakataon, sana hayaan mo ako ng makabawi sa lahat ng pagkukulang ko. Gusto ko lang sabihin na natuto na ako sa mga pagkakamaling nagawa ko at sana makita mo sa puso mo yung pagmamahal na para sa akin. Ikaw pa rin, Josh. Ikaw pa rin yung mahal ko. Kamusta ka? Pangunahan na kita. Masama pa ang loob ko. Pero ikaw mukhang masaya na. Masaya ka ba sa pinalit mo sa akin? Nabibigay ba niya yung mga hinahanap mo sa akin? Marami ba siyang time sa'yo? Alam mo, ang sakit lang ng mga isinumbat mong pagkukulang ko sa'yo. Pero ni minsan ba, iniisip mo na baka may pagkukulang ka din sa akin? Pero ako, hindi ko hinahanap
sa'yo kasi tinanggap kita ng buo. Kasi mahal kita. Kung ako, kinaya kong makontento, bakit ikaw hindi? Walang perpekto at alam kong may pagkukulang ako. Pero kahit kailan, hindi ko inisip na bumitaw sa'yo. Nakakita ka lang na masusumbat mo sa'kin. Humanap ka na agad ng iba. Nakahanap ka agad ng pamalit. Masakit man sabihin, pero minsan, naisip kong ganun ka ba kasabik? Ang love, ang dalawang tao lang. Anong ginagawa ng pangatlong yan sa relasyon natin? Sana hindi mangyari sa'yo yung ginawa mo sa akin. Mahal ka na nung tao, naghanap ka pa ng iba. Pinili mo yung lalaking panandalian kang bibigyan ng saya. Eh, nandito naman ako. Ang matagalan sana. Alex, grabe. Ngayon naman, sisimulan natin ang 7 questions of hope. Maaari nyo lamang sagutin ang mga katanungan nyo para sa isa't isa ng hindi. Oo, pwede, ewan. No explanations needed. Ito ang 7 questions of hope. Mauna kang magtanong, Victoria. Galit ka pa ba sa akin hanggang ngayon? Pwede. Masaya ka na ba ngayon sa piling ng iba? Hindi. Ngayong nakita tayo, may nararamdaman ka pa bang kilig man lang? Like nung first time tayo nagkita. Ewan. Nabigay ba niya lahat ng pagkukulang ko? Ewan. In a relationship ka na ba? Ewan. Mas masarap ba siyang magmahal sa akin? Pwede. Kung ako na ang manliligaw sa'yo, kahit ako ang babae, sasagutin mo ba ako? Ewan. May nangyari ba sa inyo habang tayo pa? Hindi. Pwede ba kita hihayain sa Valentine's? Ewan. Ngayon ba, in a relationship ka na ulit sa iba? Hindi. Pwede ba kita yakapin mamaya? Ano man ang maging desisyon mo? Ewan. Kulang ba ang pagkalalaki ko sa'yo? Ewan. Pwede ba tayo na lang ulit?
Ewan. Yung mga huling yakap ba na pinaramdam mo sa akin, ako ba yung nasa isip mo nun? Oo. Ngayon naman, Waki, ay kailangan na nating malaman ang desisyon nilang dalawa sa kanilang relasyon. Victoria and Joshua, gusto ko pag-isipin niyo itong maigi, lalo ka na Joshua. Gusto niyo pa mabigyan ng second chance ang inyong relasyon? Kakatitigan pa sila, may mga emotions pa ang hindi nakaka-get over. Itago niyo na muna yung mga kasagutan. Mga emotions pa ang hindi nakaka-get over. Itago niyo na muna yung mga kasagutan. Muli ay tatanungin natin sina Victoria and Joshua, gusto niyo pa bang bigyan ng second chance ang inyong relasyon? Nagkakaroon muna ng yakapan dito. Gusto niyo bang bumalik sa stage? O, gusto niyo dito lang tayo. So, ano talaga? Ano ba ang nangyari? Gusto niyo pa bang... Gusto niyo pa bang ituloy? O, siguro titignan niyo na muna. O, gusto niyo muna maging magkaibigan o pag-usapan niyo na muna? Ano? Siguro pwede muna namin pag-usapan. Pag-usapan nyo na lang muna, no? Pag-usapan nyo na muna. Anong nafe-feel mo nung nakikita mong umiiyak si Victoria? Hinabol ka pa niya. Hinabol ka pa niya. Alam mo, sa mga babae, parang napakahirap gawin yun, eh. Halika, dito tayo mag-usap. Ay! Pangit mo pala sa dili. Sorry. Nagulat ako, Waki. Ikaw pala yan. Ito. Ito na sila. Grabe si Alex. Ano bang... Opo kayo. Ano ang naramdaman mo nung hinabol ka ni Victoria at napayakap ka pa? Alam ko, mahal mo pa ako. Kaya lang, gusto kong magkaroon ng assurance kung hindi mo na ba ako bibigyan ng sakit? Ay, bibigay ko naman yun sa'yo. Basta pagkatiwalaan mo lang ako ulit, hindi man buo, pero gagawin ko naman lahat, makabawi lang sa'yo. Joshua. Okay lang yan, Basha. Ay, kulay. Pareho pa niya ng buhok. Popoy. Hindi. Ganito na lang. Siguro mas maganda pag-usapan niyo na muna. Off-cam, nawala kami dito. Yes. Siyempre, may baka ma-pressure sila sa atin dahil marami Marites na pa-involved dito. Oo. And siyempre, we are on national TV. So, it's best na pag-usapan niyo yan. Tama. Pero thank you for sharing your story. Dahil I'm sure marami ang may inspire sa kwento niyo or maraming nabigyan ng hope. At ever man ay kung ano man ang mangyari sa inyong relasyon, God bless you both. Yes. Magbabalik pa po ang Lunch Out Loud. Oh, makapasok.